Buenos dias, amigos y amigas. Today, I can tell you that Senator Bongbong Marcos, presidential candidate Bongbong Marcos, is really in trouble. And this is confirmed by a recent survey result of the survey group, the Tangere. Na ito po yung survey firm na pinicture natin dito noon and diniscuss natin na although mataas pa si Bongbong sa 50% popularity rate, pero pabaksak yung number niya from 60. So, whereas si Manila Mayor Isko Moreno po ay paakyat na ang paakyat po at habang bumababa naman si Bongbong at saka si Vice President Lenny Robredo. So, ito po yung parati ko sinasabi sa inyo na with about 3 months to go, almost 3 months to go, marami pa po talaga mangyayari kasi yun nga po, delikado if you pick early kasi para nakikita natin si VP Lenny from 16 to 18 hanggang gano'n na lang po siya, hindi na siya umaakyat. Si Marcos rin, pababa ng pababa from a high 60 last year after yung inanunsyo nila na magka-tandem sila tatakbo ni Sara Duterte. Kumbaga, yung nagawa niya po ng magic na, you know, to get Sara kasi ang biggest voting support niya is Mindanao. So, nagkataon, habang hawak niya yung Luzon or big support groups sa Luzon, sa Mindanao, malaki talaga po. Pero, hindi pa po nakapunta dyan si Mayor Isko. Yun lang po. So, ito po. Meron bagong survey yung the Tangere survey group at sinasabi po dito as of February 16, mainit-init pa po ito. Bongbong Marcos bumagsak po. Ito nga po 57.67% to 51.83%. Yun po because largely po, office refusal to attend presidential forums. Di ba po, diniscuss rin po natin ito paulit-ulit na po. Dito po makakabawi si Manila Mayor Isko Moreno. Tatlong factor po. Parati ko sinasabi sa inyo since last year. Tatlong factor. COVID, pagtaas ng COVID, which nangyari na. And then, yung good performance, pinapakita ni Mayor Isko na hindi lang boka-boka, kundi may kwan talaga, may resibo talaga sa mga accomplishment sa na sinasabi niya, inihahayag niya sa mga debates. And then third po, yun, yung pag-ikot-ikot niya na sinabi ko rin na with his youth and his passion at hindi siya matapobre, nakikihalubilo siya sa mga mahirap, sa mga squatter area, sa mga libliban, he will get the number higher po. Siya pataas ng pataas while Lenny and Bongbong pababa ng pababa po. So, si Mayor Isko naman po, yung from 16.75 sa January 24 survey na the Tangere, umakyat na po siya sa 23.5. So isipin niyo po yan from 16.75 now 23.5. Siyempre, sabihin naman natin na medyo malayo pa sa 51.83 ni Marcos. Pero po mahaba pang panahon po, almost mga 80 days plus pa po. So like paulit-ulit ko rin sinasabi na Duterte ganito rin, number 4 rin siya sa early part ng 2016. Pero eventually sa March, April, humabol po siya at nauna na po siya. Ang third runner-up na po ngayon, consistent, hanggang third lang talaga si Lenny, bumagsak pa po na anong January survey nitong firm na ito, January 24, 15.8% siya. Ngayon po, bumagsak na siya sa 14.71%. Mas humina po siya sa National Central Luzon area o Comprehensive Luzon po
buong Luzon, and Mindanao po. So yun, nakikita na, kasi po, bakit naman po hindi sila, makikita nyo po itong graph po, na Q1 Tangere graph nung January to February 22 survey nila po, 2022. So tingnan nyo po, klarong-klaro pa, baksak talaga si Bongbong. Bang, 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 ang laking baksak. And then, si Mayor Isko po, from slide pataas to biglang tumaas po. Malaki ang pagkataas. Si Lenny rin, medyo tamang, diretso lang ang linya niya, pero bumaksak pa ng lalo. So, kanino mapu... At habang yung mga sa baba po, sila Ping Lacson, sila Manny Pacquiao, halo isti, pababa rin po ng konti. So, or diretso lang. So, klarong-klaro dito sa graph na ito, yung unang survey po nung January 24 na tumaas si Mayor Isko sa lahat. So, ito na po yung sinasabi ko. Dahil unifying president siya po, kinukuha niya po yung support group. Kumbaga, gumagana talaga po yung switch Isko. Kinakain niya po yung biggest loser po, si Marcos. Biggest loser. Ang nakikita nyo, hindi na kayo kailangan maging genius sa math para makita na bumagsak talaga siya from January to February at napunta kay Mayor Isko. So, titingnan naman natin po dito sa Tangere result na January to February 10 po na lumabas nga po February 16 kung saan sinasabi na 51% si Marcos. Mas grabe po ito, oh. Nakikita nyo yung graph, pabaksak ng pabaksak. Parang spaghetti pataas siya, pababa ng pababa. At makikita nyo po si Isko po, pataas pa from very steady lang po, umaakyat, and then biglang umaakyat sa ito po, sa February 10 po, kung saan na-end yung survey. Ito pala pong kwan, Tangere, survey ito po, ginawa ng both ng kinomission by the Manila Bulletin. So, ang maganda po dito, alam nyo po, yung Manila Bulletin po, kinikriticize natin ito recently kasi sila yung gumagawa ng survey kung saan pangatlo pang-apat si Isko, ang layo, sila mga 60 na ata, ang 60 plus, ang number kay Kwan. Pero, kumbaga, hindi talaga ito po supporter ni Isko, pero survey na pinagawa nila at kasama sila sa paggawa, baksak si Marcos po. Kasi medyo yung mga editors po, reporters dito, medyo pro-Marcos. Pero still, sa sarili ng survey, baksak si Marcos, pataas ng pataas si Mayor Isko. So, yun po. Kitang-kita na po na walang kaduda-duda that Mayor Isko is really going high na po talaga. Yung pinakita rin po dito sa survey po, si Mayor Isko pa po ang paborito second candidate nila. Kumbaga kung ma-discourage sila kay o magbago yung isip nila kay Bongbong, na siyempre siya pa rin ang mataas ngayon, kung magbago ang isip nila na hindi nila susuportahan, ang second nila is si Mayor Isko talaga, not Lenny, not Ping, and not Pacquiao and the other candidates. So yun po yung ito po ang maganda sa kwan po na nangyayari po. Pagkatapos po, sabi rin po na ng survey na si Mayor Isko daw po na captured the hearts of housewives, husbands, high school graduates of Metro Manila, Bicol sa lugar ni Lenny, BP Lenny, at Visayas po, 22%. Kung saan po, nagsisimula pa lang siya umikot. Hindi pa po siya umikot sa Mindanao. At may good news po ako, ungkol dyan sa Mindanao. Si BP Lenny po, tulad ng sinasabi ko na mga kwan kasi, mga elitista sa kanya na mostly based sa Metro Manila, yung mga mayaman lang talaga po, kaya malakas po siya sa Metro Manila,
sa Bicol rin, at saka yung mga mayaman nga po ng mga pamilya. Ang masakit lang po, yung mga mayaman po, pagdating ng eleksyon, hindi bumoboto dahil takot makihalo-bilo sa mga mahirap o takot pumila o ayaw pumila sa mga voting centers na from 2 to 3 hours po ang pila. So yun lang po masakit kay BP Lenny. Maingay lang mga mayaman ngayon. Pero pagdating ng eleksyon, sasabihin niya, sige, driver, inday, gardener, sige, pwede kayo mag-day off, bumoto kayo, okay na kami dito sa bahay. So, wala rin, di ba? Wala rin suporta nila kasi hindi nga sila bumoboto po. So, dito nga po sa survey, sinabi po na sinasabi po 39% sa mga Pilipino, open pa po sila mag-switch ng boto. So, dito pa po, pwede pa kukunin ng boto si Mayor Isko dito. Ito nga po, hindi buhay pa naman po yung kaso ng DQ ni Bongbong. Marami rin po, 54% sinabi they will vote for Isko. Kung na-DQ nga, although sa tingin natin, money talks, malabo na yun. Nabayaran na po, bayad na bayad na. Christmas in January and February. Sa mga tao dyan, alam nyo na kung sino kayo. Basta yun, di na po ma-DQ yan. So, yun rin po, sinabi rin po na Kwan na sa mga na-survey na malaki ang impluwensya sa kanila yung Jessica Soho survey, 7 out of 10 sa kanila, Pilipino, believe na President Isko has the ability to be the next President of the Republic of the Philippines. Pangalawa po si Lenny. So, yun po. Ito po ang Kwan. Sa KBP po, forum naman po, Isko Moreno stood out at 54%. From the Visayan Mindanao residence. O tingnan niyo po yung bailiwick ni Sara. Kaya tama talaga yung survey natin na sa Davao po na kung saan nag-survey yung GMA7 radio, lumabas po number one si Mayor Isko. So taga Mindanao, sinabi nila na mga taga Mindanao na influensya sila to go po, to switch to Isko after watching the KBP survey po. So, at 1 out of 3 Filipinos po, disappointed rin na hindi sumali si Kwan sa mga survey na ito po. So, yun po, yun talaga ang klaro dito na wala na po, wala nang, there's no stopping Mayor Isko from really going up. Yun nga po sinasabi ko sa inyo. The worst thing about being, and favorite quotation ko po ito, personal quotation ko, the best thing about being down, kasi si Vlogcaster po nagsimula sa baba rin po talaga, is there is no way to go but up. Malas lalo na kay Mayor Isko, isang batsurero po. Down talaga, and now he's only going up. Pero po, yung mga mayayaman na nandyan sa taas, iisa lang papunta sa kanila. Either mas mataas or baksak po. So, sa nakikita natin sa survey ni Bongbong, pabaksak ng pabaksak. Kaya, nag-effort siya na umattend doon sa SMNI survey ng mga kaibigan niya kasi sinusuporta siya ni Kiboloy. At makita natin, mga wala po. Walang sinabi yung, walang pinatbat yung mga tanong po. Parang alam na niya yung mga answer po. Parang pinaghandaan na niya kasi yung mga panelists pinasubmit yung mga question beforehand. So, wala po. Echo lang po yun. Abangan po natin yung mga tunay na survey, yung mga legitimong survey na gaganapin in the coming days. Doon, aakyat na naman yung numero ni Mayor Isko. So, please, pakikalat nyo na lang po itong good news and don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. And thank you for watching. And I'll be seeing you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman.
At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.